Sadyang mahirap mamuhay ng walang sapat na pagkakakitaan, gaya na lang ng munisipalidad ng Siayan sa Zamboanga del Norte na ilang beses nang naitala bilang pinakamahirap na bansa o na bayan sa buong bansa. Pero sa mga nakalipas na taon, may pag-asang nasilayan ang bayan ng Siayan. Narito ang unang balita, special report. Mga maputik na kalsada na mahirap daanan. Mga barong-barong na sira-sira. Walang sapat na malinis na tubig. Walang mapagkakitaan o maging pagkukunan ng sapat na pagkain. Ganito ang lagay noon ng munisipalidad ng Siayan sa Zamboanga del Norte. Sa talangan ng National Statistical Coordination Board o NSCB, mula 2003 hanggang 2009, ang Siayan ang pinakamahirap na munisipalidad sa bansa. Sa 22 barangay ng Siayan, mahigit 6,600 ang lugmok sa kahirapan. Pero ngayon, ganito na ang kanilang sitwasyon. Ang mga kalsada, sementado na. Nagkalat na ang mga taniman at bukirin kung saan kumukuha ng kabuhayan ang mga residente. Unang nagsimulang magbago ang kapalaran ng mga taga-Siayan nang ihalal nila bilang alkalde ang negosyanteng si Flora Villarosa. Kwento ni Mayor Villarosa, una niyang napagdesisyonan na tumakbo matapos mapanood sa programang Biyaheng Totoo ang kalagayan ng kanyang mga kababayan. Nung pinalabas, to my surprise, hindi pala magandang balita ang ilalabas ng Biyaheng Totoo. That was 2009. Featuring Siayan as the poorest municipality in the entire country. So, napahiya yata ako doon sa mga nanood ng mga kaibigan ko. And from that time on, sabi ko, yung bayan ko na inaasahan na malaki ang development, para sabihin na siya yung pinaka-poorest after 43 years ng kanilang administration. Parang the least that I am expecting that time to hear back. So, yun, it moved me na tumakbo doon sa at sumali sa politika. Sa kanyang pag-iikot nga raw sa iba't ibang barangay, nakita niyang marami sa kanyang mga kababayan ang labis ang gutom dala ng kahirapan. Kaya naman isa sa mga una niyang proyekto ang bigyan sila ng pagkukunan ng kabuhayan. Ang tindahan na ito na binansagang Pangkabuhayan Center ang isa sa mga naging bunga ng pagsisikap ng alkalde at mga residente ng Siayan. Sa umpisa man binigyan kami ni Mayor ng 25,000 galing sa salary niya. Tapos nag-organize kami, 25 members pa kami noon. Marami ang mga benepisyong na ano namin. Nakita ng mga membro namin na ano ang yung negosyo namin. Lumalago. May kalabaw po kami, may ano din kami, water pump na bigay ng DTI. Kung dati-rati tumatawid pa ng ibang bayan ang mga residente, ngayon mas madali na nilang mabibili ang kanilang mga pangangailangan. Isa na rin sa mga pinagkakakitaan ngayon ng residente ang mga rubber plantation at pagsasaka. Isa na magtayo kami ng mga communal gardens na merong caretaker from the Pangkabuhayan Center mismo. All we have to do yung sa part ng agriculture is to teach them kung paano gagawin. We also teach them yung mga bagong technologies. Ikinabubuhay na rin ng marami ang paggawa ng panggase wine na gawa sa kasaba. At dahil sa pag-unlad ng Siayan, mula sa numero 1, nasa 36 na pwesto na lang sila ng mga pinakamahirap na munisipalidad. Malayo na ang kanilang narating, patuloy pa rin ang pagsisikap ng buong Siayan para tuluyang umahon sa kahirapan. We want our people to be different this time. We want them to be educated. We want them to experience good life. We want them to explore. Hindi lang sa Siayan ang buhay. Pwede silang lumabas. Pwede silang to be employed outside of Siayan. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting.